Sekarang tuh good day guys, ako kapag ulit sa ating channel isang magpapalang araw sa lahat kasi makapag-share naman tayo ng bagong ideya sa ating motorcycle, no? Putulis black ay isang Honda Wave 125, wow! Old model, digital type, ay nag-experience ng pagtambay ng dalawang buwan. So sabi ng owner guys, ay nagkakaroon na ito ng hard starting. So shout out kay owner guys, siya po ang owner natin for today's vlog. So ngayon guys, ang sabi ni owner, ay ayan na umandar ang kanyang motor. So ang una niyang ginawa ay nilinis niya ang kanyang carburetor. Pangalawa ay nilinis niya ang kanyang spark plug. Pero ayaw pa rin na umandar. So nagbaka sakali siya, or sa tansya niya, or sa isip niya ay baka nagkaroon ng loose compression sa kanyang motor. Possible lang guys. Pero ngayon, didala itong motor na ito sa shop kasi nag-under siya, pero pa putol-putol yung andar. So maandar siya tapos namatay. Ayaw na, pagkatapos nun, ayaw na umandar. Kaya tinulak niya itong motor na ito kaninang umaga. So ngayon, ginawa ko, nireview ko lang niya ang trabaho guys. Chinek ko yung loob ng kanyang carburetor. Okay naman, goods. Check ko yung mga jittings kung hindi ba nagkaroon ng pagluwag. At yung plotter ko, meron bang pundong bowl, kasi nga guys naka-standby, baka nagkaroon ng pag-stack up sa kanyang jet. So okay naman guys ang pundo niya. Ngayon chinay ko yung compression, okay naman. Chinay ko yung spark plug, meron din siyang kurente. Kaya lang guys, ayaw pa rin umandar. Bakit kaya? So ang ginawa ko, tiningnan ko ang spark plug ng kanyang motor. So ito na guys, chinay ko yung before muna natin before muna natin siya i-troubleshoot or trabahuin, pandarin muna natin siya. So, on natin yung on yung ignition boss. On natin yung naka-off siya, guys. So, yan. Gumalaw na yung, ano niya, dashboard. Yung umilang niya, neutral light. Mandarin mo kanyang motor, boss, kung ayaw ba talagang umandar. Para makita na lagi. Yun. Sige, click pa. Yan, ayaw talaga. Oh, no! Ayaw talaga. So, ang ginawa ko, guys, since nakita naman natin na ayaw talaga umandar, tinanggal ko yung ang kanyang spark plug. So, kita nyo kanyang spark plug, guys. Sabi na niya, bagong linis na ito, ayaw pa rin daw umandar. Sabi ko sa kanya, meron bang kurente na lumabas sa kanyang bato na kanyang spark plug? Sabi niya guys, meron naman daw. Check na natin. Kasi napresyalan ko ito ng compression check kanina. Okay naman yung compression check. Pero ulitin lang natin. Para sure talaga. Kasi goods naman yung gasolina. Chine ko yung flow sa kanyang gasolina. Okay naman. So off lang natin para hindi tayo makurente. Check natin yung compression. Kaya tayo makurente guys. Kailan i-off natin yung ignition. Switch. Yan guys, oh, napakalakas na pressure. Yan, di ba? So, napakalakas na kanyang pressure. So, wala na tayong ano dyan, problema sa kanyang compression. On natin ulit yung susiin niya. At ilagay natin yung kanyang spark plug, guys. Lagay natin to para makita natin ang kurente ng kanyang spark plug. Check mo, boss, kung mayroong mag-kurente. Yun, guys, oh. Ang lakas ng kanyang kurente, oh. Yan. Yan. Pero, bakit parang ayaw mandar? So, yun, guys, ang ginawa ko, since complete ang lahat, ang ginawa ko, may suspicha ako sa kanyang spark plug. Kahit may kurente siya, pero nakita ko sa kanyang kurente ay puro yellow lang. Purong puti. Ulitin mo, boss. Ito, boss, ha? So, guys, oh, puro yellow lang. Walang counting pula. Sa namamalugan, pag walang counting pula, kahit maliit lang, mahirap talaga siyang makasunog sa kanyang combustor, combustion chamber, or magkaroon ng pag-ignite sa kanyang spark plug. Siyempre, ang pinakauna kong ginawa, guys, since okay yung lahat, compression, gasolina, saka kurente, ay kumuha ako ng spark plug na isang pang-testing ko, guys. Yan. So, D6HE ng spark plug niya, o DT kasi na-oversize na ang kanyang trade, hindi na siya standard. At i-check natin ulit ang kanyang, ang ating kinuhang pang-testing. Para magkumpara natin talaga guys, na iba talaga pag merong kulay pula ng kaunti. Yan guys, oh, meron siyang kaunting pula. Yan guys, oh, hindi siya purong puti lahat. Yan. So, ibig sabihin guys, na kahit ating spark plug ay meron siyang kurente, pero hindi nangahulugan na good siya. Unless, makatry tayo ng bagong spark plug. I-install natin yung bago nating pang-testing. Yan. Pang-testing lang natin. Install lang natin, guys. Yan. Kasi numaandar yung spark plug niya, eh. Sabi niya, okay naman daw itong motor ito. Nakatambay lang daw ito ng dalawang buwan. Pero umandar naman daw ito, guys. Pero bakit nagkaroon ng ganyang senaryo? Kasi may mga panahon talaga na ating mga pisa sa ating motor ay biglang nagluloko. Tula dito, guys. Spark plug. Nagluloko. Pandarin mo, boss. Yun, one-click, oh. Off lang natin. So, ibig sabihin guys, at nanghulugan na kahit may kurente at spark plug, hindi ibig sabihin na goods na yon at aandar na siya agad. Kasi
karamihan sa mga wala kayo sapat lang ideya kapag nakita nila na mayroong kurente spark plug, tension wire, gasoline nut, compression under daw. Sa ngayon guys, sa scenario kay Busing, malapit na siyang sumuko. Kaya guys, kinatulak niya itong motor nito kasi nga nang nag-DIY siya, ayaw na talaga niyang umapaandar. So sinabi ko sa kanya, kung pinalitan mo sana yung spark plug, boss, uks na sana. Wag, hindi mo na sana ano yung motor mo mapahila dito sa ating shop. So ngayon, na-check natin na may na okay yung motor niya. Pero ang problema lang kanyang motor ay spark plug lang talaga. So sa dami ng kinalikot ni Busing, spark plug lang pala. Kasi nga guys, ang hinala niya ay, ang suspicion na itong spark plug nito ay okay. Pero hindi pala. Mayroon pala itong problema. Sabi ko sa kanya, hindi man lahat ng spark plug boost kapag may kurente okay. Unless kung kabili tayo ng bagong spark plug pang testing, doon natin masabi na kahit may kurente siya, pero busted pa rin siya. Yun guys, nakita natin kanina na napakaputi ng kanyang output. Yan, scam yan guys. Ibig sabihin na scam siya ng spark plug. So yun lang guys, napaka-basic lang. Kapag yung motor na mag-experience ng ganyang senaryo, kung marunong kayong kumilatis ng kurente, alam nyo agad na may problema talaga sa kurente. So doon pa lang makikita nyo na nasa spark plug ang problema. Ang gawin nyo, bilhin nyo lang spark plug. Mura lang naman. Wala namang, hindi naman kalakyan ang gasto sa spark plug. Nasa mga 100 lang. Maraming salamat sa laging panonood, laging po sa aking channel. Sa Luis, laging magingas ko nyo. God bless.